Pag-usapan ang posibleng pag-turnover ng Japan ng ilang gamit tulad ng radar sa Pilipinas para ma-monitor pa ang galaw ng China Coast Guard sa bansa. Nabanggit po yan sa pagbisita ng ilan nilang mambabatas sa bansa. Nakatutok si JP Soriano. Kinailangan pa ng detection technology ng Canada para masubaybayan ang pag-ikot ng pinakamalaking Coast Guard ship ng China sa Pilipinas, kabilang ang malapit sa El Nido, Palawan. Para magkaroon ng Pilipinas ng sariling kapasidad sa ganyan, posibleng mag-turnover ang Japan ng defense equipment sa Pilipinas gaya ng radar. Kabilang yan sa tinalakay ng ilang mambabatas ng Japan na nakapulong dito sa bansa ng ating defense at foreign secretaries at ng National Security Advisor. We reaffirmed the significance of the strengthening the cooperation between the Philippine Armed Force and the defense, self-defense forces including equipment collaboration. Kinundin na rin ng mga mambabatas ng Japan ang ikinilos ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal noong June 17. While we are very concerned about China's behavior, we would like to commend the bravery of the Philippine Navy personnel involved in the provisioning. I would also like to extend my sympathy to the personnel affected by the incident. Dama raw ng Japan ang sinasabit ng Pilipinas, lalo't may bahagi rin ng kanilang anyang teritoryo ang inaangkin din ng China. The pain and agony that the Philippines is getting is what Japan has been receiving from China in Senkaku Islands and other southwest part of Japan. So in short, we are in the same boat. Kaya isinusulong din nila ang bersyon nila ng VFA, ang Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan naman ng Pilipinas at Japan. In the next month, the 8th of July, we will have the 2+2 meetings. And that time, and I hope, the RAA will be ratified. 2+2 yan dahil mag-uusap ang defense at foreign secretaries ng Pilipinas at defense at foreign ministers ng Japan. Gaganapin yan dito sa Pilipinas sa July 8 at tatalakayin ang ilang defense at security issues. Ang Amerika, dinerecho naman ang China sa pag-uusap sa telepono ng US Department of State Deputy Secretary at ng Executive Vice Foreign Minister ng China. Nababahala aniya ang Amerika sa mga hakbang ng China sa Ayungin. Sabay giit na matibay ang commitment nito sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Sagot ng China, dapat umanong itigil ng Amerika ang ginagawa nitong pagsuporta sa umano'y pang-uudyok ng Pilipinas. Hinihintay naman namin ang komento nito kaugnay sa mga pahayag ng mga mambabatas ng Japan. Maraming salamat po. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.